Welcome sa inyong lahat dito sa aming channel. Huwag kalimutang mag-subscribe para lagi kang notified. Kami si Justin and si Chris at ito ang aming simple life. Note that comment down below, we share and like this video. Nandito na kami sa Uber ngayon. Hindi pala Uber, Grab pala. Kasi wala palang Uber. First time natin mag-Grab. Kaya ito, as usual, pupunta kami sa Divisoria kasi may mga bibilin si Chris ng mga gamit. Pambuntis. Bila ko ng underwear, guys. Kasi yung binili ko last time, hindi na ka siya. Kaya ito. Tsaka may kita nyo gano'ng kalapit yung Divisoria sa amin. Halos once every week, halos nandun kami. Kami o ikaw? Ay, kasama kita. Kailan lang ba ako pupunta doon? Bibili rin tayo ng towel. Oo, para sa akin. Para sa asawa kong kinakate. Oo, kasi yung towel ko parang punasan na ng aso eh. Kaya wala naman kami aso. Oo, sa bangko. Amoy yung pato. Ayan, friends, nakarating na kami. Pasensya, hindi na kami nakapag-vlog sa sasakyan kanina kasi init. So lang namin yung aircon. Ang sarap na aircon dito sa Dragon Gate, no love? Bago pa kasi. Oo, ang lakas. So ngayon pupunta tayo sa Pangilan tayo kasi gusto ko ng sabaw at kanin. Si Daddy kakain siya ng chicken. So welcome sa Mang Inasal. Asa na ba yun? Ito. Where is it? Ayan na, dito na tayo. Let's order. Si Chris umanap ng sinigang kasi kagabi pa muna nag-cream ng sinigang eh. Kaya ako, hinihintay ko lang muna yung order namin dito sa Panginasal until dumating na dito. Guys, kinikrape po ito kagabi pa. Ang baliwag, sinigang. Ito kay Daddy, Panginasal PM2. Tapos humingi ako ng extra sabaw para masarap. Now, let's take a sip of that really, really hot broth. Sarap. Sino sa inyo ang paborito ang sinigang? Ako, I can eat sinigang for the rest of my life. Sarap. Lab, pang-ilan mo na yan? Totoo? Pang-anim na? Wala yun. Hindi mo ah. Yung career high ko, 11 eh. Grabe. Oh, gusto mo, magkaganon din yung katawan mo. Ako, eto. Hindi ko na naubos. Sobrang busog na. Sa sobrang sarap, pati yung lip tint ko, nakain ko na. Wala na. Dito tayo dumaan sa footbridge para wala masyadong makakasalubong. Grabe, dami tao sa babalab. Ay, dun din, sa kabila. Medyo patay pa nga yan eh. Medyo patay pa ba yan? Sa Divisoria standards. Oh. Si Chris nakakita na naman ng mga weird Divisoria buys. So, ayan siya. Anong store niya, Ate? 2HP. Basta 2HP daw. Papunta kami ngayon sa ano. Ito na, nakita ko na. Yung 168211. Ito yung meron silang terno-terno ng tawag dito. Yung tapos gym bra at saka yoga pants for 300 something lang. Ito yung sinasabi ko, 380 daw siya. Pero pwede mo tawaran hanggang 350. Diba? Oo nga eh, tsaka boxers love, pili ka. Kasi yung mga shorts ko, as inusak-wasak na. Hindi, pero ano to? Pang lalaki? Oo. Eh, hindi, ito, pang babae. Pwede yung pang babae. Nandito ako sa bilihan ng sports bra. At home na at home ako dito. Kasi ang daming mga brazier dito sa paligid. After mo pumili, hindi ka bibili, no? Ano kayang gagawin niya? She'll be pissed. Super pissed. After 2 hours of haggling, nakabili na rin si... Pili ko nga yung mga comfortableng damit para sa akin. Ano yan? Mga sa mga damit na bacon. Bili ako nito. Pakita mo lang. Saan? Ito. Ayan. Bila ko purple tsaka black. Hindi ka naman na mag-exercise ah. Ha? Hindi ka naman na mag-exercise. Hindi eh. Para at least dual purpose. Comfortable ko pinaka-sports bra. Okay. Laban ko. Yeah. Andito na ngayon tayo sa may second floor pasilyo. 2
P06. Andito yung stall na nagtitinda ng Himalayan salt lamp. Ayan sila. Actually, nag-withdraw lang ako para may pambili tayo, guys. Ayan. So, bumalik na tayo dito. Ang gusto namin bilhin, yun, no? Yun. Ay, si ate. Hello ka ate sa vlog. Ayan, yung gusto namin bilhin. Pero ang mahal, 3,000. So, bibili na lang namin yung pera-peraso. Ang Himalayan na chunks or pebbles para magamit namin sa mga malalamig na gabi. Tapos bumili na rin ako ng mga shorts dun sa taas. Napilit ako ni Chris, wala akong balak sana bumili. Daddy, ito yung gusto kong bili, no? Yung rocks na lang, painitan na lang natin siya. Kaso, pamili ka ng isa, parang po yung mas maganda dito. Last 3 na pala ito. At, dalawa yung bibili natin. Sa baba, isa lang. Magkano nga yung ganito? Mukhang ano, karne eh, no? Magkano yung ganito ate? 500, no? May bawas pag dalawa. May bawas pag dalawa binili ko. Bakit mainit ulo mo? That's fine. Uber. I mean Grab. 350. Wait ah. Wait ah. Finding driver. Medyo naninibago kami sa interface nung ano, nung Grab. Kasi madalas Uber naman yung sinasakyan namin. Medyo kakaiba siya, ano? Mag-Grab share kaya tayo. Init. Medyo makulimlim ngayon, pero ang init pa rin. Simula na nga for ilang minutes mula na lumabas kami. Kaya, yun, humid, sobra. Isang oras na tayo guys na dito. Oo. Oh. Nag-iintay dito sa Jayco sa Chinatown. Kasi Chinatown. Wala kaming makuhang Uber. Grab. Wala sa plano to. Ay, sa Uber. Grab pala. Wala sa plano to. Napabili kami. Para lang makapag-antay. Sa pag, ano, hihintay namin. At dahil wala palang masakyan, walang mabuk na Grab. Dalawang oras sa kami dito. Oo. Kaya ito, maglilibot na lang kami. Maximize na lang namin yung oras. Sulitin na lang natin yung pagdadala mo ng stroller. Swerte lang pala yung pagsakay natin ng Grab kanina. Tignan mo, ang ganda lang oh. Oo, ayan o. Ang ganda pala dito pag ginabi ka na. Welcome back! It's the next day, Chris. Kagigising ko lang, no? Hence the namamagang mata. Kagabi, nakakaloka. 4:30 na tapos na kami sa Divisoria. Pagkatapos, guys, akala ko makakapagbook kami ng Grab. To my surprise, hindi nangyari yun. 2 hours kami naghihintay sa, antag dito, sa Lucky Chinatown. Walang nangyari. Tapos pumila na kami dun sa may parang Grab na kiosk. Wala daw talaga, nasa may bandang Intramuros lahat ng mga Grab na sasakyan. So what we did was, umikot kami uli, balik kami sa sakayan ng sangangdaan, tapos sumakay kami ng, tapos naglakad kami pabalik sa Tutuban, kasi mas naisip namin na mas okay sana na sumakay ng monumento. Pagdating doon, walang monumento. So ang ginawa namin, sumakay kami ng Recto. From Recto, naglakad kami ulit ng malayo para makasakay ng Gasak, yung ganon. Ay, goodness. Nakauwi kami 9:30 na ng gabi. So, isa lang ang napagtanto ko. Wala munang pupunta ng Divisoria hanggat walang Uber. Tapos sabihin nung, sabi yan ni Jocelyn, ang ate-ate mo naman, dati nag-jeep ka. Tapos ngayon, dahil wala lang Uber, ayaw mo na mag-Divisoria. Ayoko talaga guys, kasi unang-una, yung biyahe papunta sa Divisoria, eh, mainit talaga. Kapag naka-jeep ka, as in sobrang mainit, kasi mga isang oras ka nakaganon, di ba? Anyway, eto, kinukuha ko na dito sa ilalim ng aming bin, yung mga pinagbibibili ko, at isi-share ko na sa inyo, okay? So, una, ang binili namin is itong mga boxer shorts, oh. Kasi, as you all may know, mahilig ako magsuot ng boxer shorts pag nasa bahay lang. Kasi they're very comfortable. Tapos, other than that, ano, hindi siya nakakaitim ng singit kapag naka-boxer shorts. Tapos ang sabi ni Justin, komportable daw yung ganitong garter. Eh, iniisip ko eventually magbe-bacon to. So, anyway, binili ko na rin. 75 ang isa, 3 yung binili ko. Tapos, hindi ako nakahanap ng magandang maternity bra. Kasi yung mga nandun, nursing bras.
So, ang ginawa na lang namin, bumili na lang ako ng, teka, dalawang set ng workout clothes. Kasi may partner na siyang yoga pants. So, I have yung black. Ito yung itsura ng yoga pants. Pareho siya dun sa sinusuot ko na pinang-workout ko. Pero, iba yung design ng top. O, diba? Ang cute! Bumili ako niyan. Black at saka purple! I think si Aisha meron nata nitong purple na to eh. Hindi ko alam kung ito yung... Diba remember, nagpunta na kami dun sa store na yun dati. Yung kasama pa namin si Sis Juliet. So, I'm not even sure kung ito nga yung design na kinuha ni Aisha. But I got them for like 350 pair na siya. Tapos ito yung tipo ng yoga pants na makapal. So kahit ma-stretch out siya, hindi babakat yung ano, yung suot mong underwear sa loob. So dalawa yan. So bali, meron na akong tatlong pares ng yoga pants and sports bra. Kasi naisip ko, ang pinaka-comfortable talaga kasi sa akin na bra, yung sports bra. Kasi unang-una walang hook sa ilalim, hindi masikip, hindi congested yung feeling, yung ganun. So sabi ko, at least after giving birth, magagamit ko pa rin siyang pang workout. Sana kasha pa siya sa akin, ano? And then other than that, si Justin bumili ng mga basketball shorts. Ayan, oh. Na ang mahal-mahal. Ewan ko ba, bakit ba napakamahal na mga damit na pang lalaki? 300 ang isa. So bumili siya nun. Tsaka... Eto, nag-sale yung, akala ko nung una siya ni, DNC pala to. Ayan. Diba, mga board shorts. DNC nga ba? Hindi ko alam kung anong tatake, pero... Tsaka hindi ko rin alam kung original to o fake, pero malamang fake. So, 300 bro niya siya black at saka blue. Ang gustong-gustong kulay ni Justin, yung neon blue at saka mga neon orange. Sabi ko, ano ba namang klaseng ano yan? E di, mamimili ng damit kapag ganun ang ginawa mo. Anyway. Kaya tabi ko lang, binabalik ko sila dito sa bin para hindi makalat. Tapos bumili kami ng, again, ay! Nalaglag. Ang lightness na wax. So, divisory lang namin ito binibili, 3 for $100. This is a very effective hair wax. Perfect para sa mga baby hair. Kung mahilig kayong mag-ponytail, tapos yung nasasaguan kayo kasi ang daming tutsyon na ganun, kuha kayo ng toothbrush, tapos lightness lang. Tapos bumili rin ako nito. Yung brow stamp. I wanted to feature this sa isa sa mga videos ko kasi gagawa ko ng isang ultimate kilay hack tutorial. Tapos last but not the least, napabili ako nitong mga Himalayan salt. 500 isa. Natawaran namin ng 450 dalawa. So 900 na lang siya. Ginamit na namin siya kagabi. Ang iniisip ko kasing bilhin, yung Himalayan lamp na meron na siyang existing na bowl. Tapos may bulb, tapos may mga ganitong rock sa loob. Sabi ko, gusto ko yun. Kaso 3,000, nakakaiyak ang mahal-mahal. Di sabi ko, i-DIY na lang namin ni Jessie. Tapos meron kasi kami nung parang clay pot na may kandila sa ilalim para pang-diffuse ng oil. Yun na lang muna yung gagamitin namin. Nagpainit kami ng ilan kahapon. Ay, ang sarap, guys. Alam mo yung tipong, eto kasi itsura niya. Papakita ko nga sa inyo. Eto, oh, ganyan, oh. Para siyang karne, di ba? Tapos ilalagay ko dito pag mainit. Ooh, sarap! Kaso nga lang ito kasi, dahil ano lang siya, yung rocks na normal, medyo mapulbo siya, kaya babalawan mo saglit ng tubig. Not to a point na maan siya, yung malusaw siya, pero hindi mo siya mabilis malusaw. Tapos punasan mo ng paper towel. So, ayun, masarap. Dalawa yung binili ko, kasi yung isa ibibigay ko kay mama, gawa nang meron kasi siyang asthma. Maganda daw to siya may asthma. Pinakatanggal ng mga allergens sa hangin. So, yun lang guys, ang end nitong vlog na to. Pasensya na, kasi talagang hindi namin kinaya mag-vlog kagabi pagdating namin, as in ligo, tapos nood na ng Game of Thrones, tulog na. So, sino pala sa inyo nakanood nung leak ng Game of Thrones? Nakakainis, naiinis na ako sa Game of Thrones ha, sobrang predictable na ha, parang Pinoy teleserye na yung story. So, yun lang. Anyway, thank you so much for watching, and we'll see you again on the next one. Bye!